Ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Hello guys, welcome sa ating bagong video tutorial na tututuro natin sa inyo ngayon ay yung super easy version ng kantang Ikaw at Ako ni TJ Monterde. Okay? So ang ganda ng kanta na to guys, at sigurado ko na matutugtog nyo ito kagad. Okay? So yan, so sa kanta na to guys ay apat na chords na tatandaan nyo hanggang mag senior citizen na kayo noon. Okay? So apat na chords lang hanggang matapos na yung buong kanta. Tapos kung gusto nyo makita yung full chords ito na may kasamang lyrics, check yun lang yung ating website, yung askchords.com, andyan sa pinned comment natin sa baba. Okay? So yan, so paparinig ko muna sa inyo guys yung kanyang verse para ma-idea kayo kung natuturo natin ha. So dito yung banda sa may, ayan. Hawak ka po ang kamay ko na. So dito yung banda, no? So paano yun? So yung mga chords natin guys, para sa intro at verse ay G. So by the way pala guys, no, kung gusto niyo matutunan yung intro lead, tinuro natin yan doon sa isang video natin last 3 years ago pa. So puntahan niyo lang, type niyo lang yan, Ikaw at Ako Ask Ken, tapos makikita niyo na yan. Okay? So yan, ulitin natin, no, yung mga chords. So G. So G na apat na daliri guys, no. So first string ito, second string, tapos fifth string, sixth string yan. Sa buong kanta, halos nandito lang itong dalawa na to, no? Para hindi kayo mahirapan at masaktan, okay? Tapos, pupunta tayong D. Yan, so first string ito, second string ito, third string naman ito. And then, E minor 7. Yan. So, yung E minor 7 guys, same pa rin yung dalawa sa baba, ganyan. Tapos ito ay fourth string, fifth string naman ito, okay? Tapos C add 9. Para lang siyang G pero binaba niyo ito. Ganyan. So 2 times yung gagawin yan guys para sa intro. Tapos 2 times yung rin siyang gagawin para sa mga verse. Okay? So ganoon na kadali, no? So G, D, E minor 7, C add 9. Ayan. Ganyan na tatandaan yung mga chords hanggang matapos na yung buong kanta. Pero mamaya sa bridge mag-iiba yan. Tuturo natin, no? So, paano naman yung ating strumming pattern para sa buong kanta? So, bibigyan ko yun ng dalawa. Pili na lang kayo kung anong gusto nyo, guys, ha? So, halimbawa, naka-G kayo. Yung una ay down, up, down, up, down, up, down, up, down, down, up. Tapos, lipat kayo ng chords. Down, up, down, up, down, up, down, up, down, down, up. Kung nahirap pa kayo, guys, sa ganyan, yung pangalawang strumming pattern natin, mas madali yan. Down, up, up, down, up, up, down. Ganun lang kadali. Tapos lipat ng chords. Down, up, up, down, up, up, down. Okay? So, pili na lang kayo dyan sa dalawa guys kung ano yung gusto yung gamitin. Depende sa gusto nyo. Okay? So, kanta na kagad natin siya para mas makuha nyo siya na may kasamang kanta. So, pwede nyo ako sabayan guys, no? So, doon naman tayo sa intro. So, and then pasok yung mga verse. Hawakan mo ang kamay ko nang na pagkahigpit. Para hindi makapirate. So, ganun na kadali guys yung mga intro at verse, no? So, after noon, ipupunta na tayo yung mga chorus. So, doon na yung banda sa may. Ikaw at ako. Oh, 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 oh. So, doon yung banda, no? So, paano yun? So, yung mga chords na natin guys, para sa chorus ay G, tapos D, E minor 7,
C add 9. Same lang din siya ng chords ng intro at verse kanina, no? So, 2 times siya siyang gagawin. Pag nagawa niyo na 2 times, ay tapos na yung mga chorus. Okay? So, same pa rin yung kanyang strumming pattern. Wala na tayong problema doon. Kanta na kagad natin siya para mas makuha niyo yung chorus, no? So, ikaw at ako. Tagpo. Tapos ulit rin yun. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Okay? So yan, so ganun na kadaligis yung mga chorus. So after nun ay pupunta na kayong verse. So, same pa rin yung mga chords niya. And then, after nun, ay pupunta kayong chorus. Same pa rin yung mga chords niya. And then, meron siyang bridge. Okay? So, yung bridge, guys, ay doon na yung banda sa may unos ng buhay natin. Sa buhay natin. Ganda yung banda, no? So, paano yun? So, yung mga chords natin doon sa bridge ay G. So, dito na magkakaiba, guys. Magbabaliktad lang yung C add 9 at saka yung D. So, G, C add 9. And then E minor 7, tapos D. Ayan. So nagkabaliktad lang yung C add 9 at saka yung D. So 2 times yung gagawin yan, guys. Pag nagawa niya ng 2 times ay tapos na yung mga bridge. Okay? So same lang din yung kanyang strumming pattern. Kanta natin siya para mas makuha niyo, no? So unos sa buhay si add 9. E minor 7 pansi D. Tapos ulit tuloy yun. Tap G ng C add 9 C if minor 7 tapos G D. Okay? So yan, so ganun na kadali guys yung mga bridge nyo. So kinanta na yung kanyang mga chords. Okay? So, after ng bridge, guys, ay pupunta na tayong last chorus, okay? So, yung last chorus, guys, parehong-pareho pa rin siya ng mga chords ng chorus. Ang pinagkaiba lang ay 4 times yun na siyang gagawin. So, yung mga chords yun ay G, D, E minor 7, C add 9, tapos 4 times yun na siyang gagawin. Pag nagawa niyo ng 4 times, guys, ay tapos na yung mga last chorus and then tapos na yung buong kanta. So, yan. So, sabi ko sa inyo, madali nyo makukuha yan, guys, no? Again, pagsama-samahin nyo yung lahat na tinuro natin, tapos matutugtog nyo na yung buong kanta. Kung gusto nyo matutunan yung intro lead nito, guys, puntahan nyo sa isang video natin, tinuro natin yan. Okay? So, yan. So, enjoy sa bago nyo matutugtog, guys. Ito tayo sa next video natin. Bye!